Mga Ginebra fans, nangangamba rin sa injury ni Scottie Thompson. Sabi ng marami, hindi na raw dapat piliting maglaro pa sa gilas ang current PBA MVP upang hindi na makompromiso ang duty nito sa Barangay Ginebra. Mga ka-Republic, apektado ang Barangay Ginebra sa tinamong injury ni Scottie Thompson habang nasa European training camp ang Gilas Pilipinas. Malaki ang impact nito sa ating national team dahil alam naman nating lahat na isa si Scottie Thompson sa inaasahang tiyak na makakasama sa Final 12 roster ng Gilas Pilipinas. Ngunit sa sinapit nga niyang injury ay namumroblema din ang kanyang kupunan sa PBA. Sa regular season ay isang importanteng party si Scottie Thompson sa rotation ng Barangay Ginebra. At hindi ito pwedeng mawala kapag nagsimula na ang PBA Season 48. Nagtamo nga po ng metacarpal fracture ang current PBA MVP at maghihintay pa ng diagnosis ng espesyalista pag-uwi nila dito sa Pilipinas. Kahit po sinasabing 3 to 4 weeks lang naman ang pagpapagaling sa injury ni Scottie, hindi pa rin maiiwasan ng mga fans na mangamba. Ang shooting hand ng Ginebra guard ang na-injured at ganito kaaga ay may mga nagtatanong. Hindi raw kaya maka-apekto sa shooting ni Thompson ang sinapit niyang metacarpal fracture? Malaki ang chance na baka hindi na nga makasama si Scottie Thompson sa final roster ng Gilas Pilipinas. Ito'y opinion lang po natin. Ngunit posibleng i-consider din ang PBA career ni Thompson sa pagdidesisyon kung isasabak pa ba ito sa FIBA World Cup sa darating na buwan ng Agosto. Oo nga, malaking karangalan na makapaglaro para sa bansa sa FIBA World Cup, pero kung hindi pa totally healed ang injury, baka mapuwersa at magdulot lang ito ng hindi maganda. Nakasalalay pa rin yan sa desisyon ni Coach Chotreyes at ganun din sa pagtantya ni Scottie Thompson sa kanyang sarili. Ngayon, kung hindi talaga po pwede ang PBA current MVP na mag-suit up para sa Gilas, sino naman ang pwedeng ipalit? Ngayon, kung talagang hindi pwede ang PBA current MVP na mag-suit up pa sa Gilas, sino naman ang pwedeng ipalit? Pag-uusapan daw po iyan ng coaching staff ng Gilas Pilipinas. Hindi lang naman po si Scottie ang nadali ng injury. Bagsak din si Dwight Ramos na mayroon namang knee injury. After na masuri ng mga espesyalista ang dalawang player na ito, mag-uusap-usap sila at saka sila gagawa ng importanteng desisyon. Gaya nga ng alam nating lahat, si Tim Cohn ang chief assistant ni Coach Chotreyes at sa pagbuo ng desisyon kung makakasama pa rin ba si Scottie Thompson sa Gilas final lineup, tiyak na unang iisipin ng American coach ang kalusugan ng isa sa kanyang mga star players sa Ginebra. Katulad din kay Dwight Ramos, kung makukompromise ang basketball career nito kung hindi pa lubusang magaling ang kanyang knee injury, siguro'y hindi rin nila pipiliting isama ito sa final lineup. Magiging masakit para sa Phil-Am na si Dwight Ramos kung hindi siya mapapabilang sa final roster dahil alam naman nating lahat noon pa niya ito pinapangarap ang maglaro sa World Cup kalaban ang mga the best basketball players in the world at sa harapan ng best basketball fans sa mundo, ang mga Pilipino. Ngunit ang lahat nga ay didepende sa lagay ng kanyang injury. Gusto nilang makapagbigay ng karangalan sa bansa, ngunit hindi naman gugustuhin ng bansa na makompromiso ang kanilang karera. At yan lang muna ang ating halo-halo updates. Hanggang sa muli. Bago tayo magpaalam ay mag-shoutout muna tayo. Shoutout kina Edwin Gardon, Trexy Atamosa, Kabatang Channel, Arnold Salazar, Sosimo Aala, Raymond Iglesia, Kats Aquino Ducusin at si Dakilang Grab Driver. Salamat sa inyo.
Maikli lang po ang ating oras, hindi ko po kayo ma-shoutout isa-isa. Salamat po sa suporta. Thank you.